Ayan, so ang topic ko is about online attitude. Okay, as onliner, habang ginagawa natin yung business, kailangan yung attitude natin dito is okay. Okay? Alam mo dapat yung mga do's and don'ts, yung mga dapat, hindi mo dapat gawin. Alam mo dapat yung limitations mo, kailan at saan mo siya i-a-apply. Okay, number one, invest on a good gadget. Okay, bakit kailangan mong mag-invest sa gadget? Of course, gagawin mo ang online marketing gamit ang Facebook. Napaka-importante na yung gadgets mo, mabilis mong magawa yung business. Mabilis kang makapag-Facebook. Okay, mabilis makapag-connect sa internet. Maganda ang kuha ng camera. Okay? Tapos kapag ka nagbi-video ka, dapat clear. Di ba meron na ngayong live video? Di ba laking tulong yun sa atin? Kasi ang nangyayari, para nagkaroon tayo ng personal touch sa mga leaders natin abroad. Nag-greet natin sila on time, tama ba? At nakikita ka nila sa mga ginagawa nila. Okay. Ang tanong, sabi, eh apply. Magsisimula pa lang ako. Yung gadget ko, wala pa akong pera pang invest dyan. May nakaka-relate? Okay, I'm not saying na kailangan mong bumili ng sobrang mahal na cellphone. Meron po ngayon mga affordable cellphone na very clear yung camera, maganda yung kuha ng video. And then kapag earn ka na, kung kumikita ka na, pwede ka na mag-upgrade. Kasi kailangan mong sumabay sa technology. Okay, sino dito may mga laptop sa bahay? Okay, yung may mga PC. Ayan, very important na meron ka na. Kasi sa PC, laptop, marami kang magagawa. Are you learning, guys? Okay, next topic. Invest your on your image. Ayan, paano ba tayo mag-start sa pag-invest ng image natin? Of course, nasa Facebook marketing tayo. First, yung timeline mo. Maganda ba yung profile picture mo? Ano ba baka yung suot mo doon sa profile picture mo, nakasando ka lang? Baka naka-t-shirt ka lang. Guys, you are a businessman, a businesswoman. Okay lang ba? Everybody please stand up. Okay lang, tingnan mo yung katawan mo. Tingnan mo yung suot ng katawan mo. Mukhang negosyante ba yan? Pwede na pang pang profile picture yan? Okay? Ayan, so tayo mo. Ayan. Ay, hindi pala ako nakikita. Nakikita na ba ako? Ayan, thank you so much po. Sa UAI po, meron kaming profile logo. I believe, meron din yan sa ACI, sa ACY, meron din yan sa Hawks. Lahat po ba ay nakapag-change na ng profile picture nila? Gamit ang kanilang logo. Yes, it is very important na ganun. Para mabilis kang ma-recognize na part ka, belong ka sa team na yon. Okay? As part of your investment sa image mo, kailangan meron kang mga damit, sumusuot ka ng mga business attire, kasi nagpunti ka dito. Ang tingin sa'yo sa Facebook, you are earner, professional, network marketer, negosyante. Tapos yung suot mo, hindi na babagay sa negosyo mo. Tama ba? Okay. Ang profile picture niyo, make sure mamaya na palitan niyo na yan. Kasi ako, meron akong mga nakikita. Yung iba wala lang, hindi sila concerned sa mga profile picture nila, which is very useful, very important na ginagawa mo yung negosyo na maayos yung profile picture nyo. Are you learning, guys? Yes. Mabilis ba ako? Yes. Okay, next. Always do the basic. Be basic. Ano ba yung mga basic? Kailangan palagi kang nagpo-post ng mga pictures mo. Palagi kang nagpo-post? Yung iba hindi naman nagpo-post. Palagi ka bang nagpo-post ng mga videos? Okay, every time kumukuha ka ng picture, make sure na yung mga kuha mo is nagre-reflect ng abundance life, hindi poverty. Okay, when you have meeting with your team, pwede kang mag-selfie at i-post mo yan sa timeline mo. Okay, when you have activity para sa grupo mo, pwede kang kumuha ng video at i-post mo rin yan sa timeline mo. But you have to be careful sa pagpo-post. Meron kasing ganito. Baguhan lang siya. Bagong join sa AIM. Tapos, di ba tayo, ginagaya natin yung mga top earner? Tama po ba? Ikaw man, gusto mo pilit mong ginagaya yung mga post ng top earner, guys. Iba po ang sitwasyon ng top earner. Alam mo yung minsan,
merong gusto mo, titirahin mo talaga mga empleyado. Titirahin mo talaga sila para lang makuha mo, para mapajoy mo, para ma-mindset mo. Guys, iba ang sitwasyon ng top earner. Iba ang resulta ng top earner. Kapag dinaya mo yon sa post mo, hindi carry kasi sa result wala ka. Tama ba? Nakakasakit ka. Nasasaktan mo yung ego ng market mo. And to the point na ikaw pa mismo yung nagre-reject sa kanila dahil sa mga pinakawalan mong salita. Baka ito pa yung possible na itatanong sa'yo, bakit mayaman ka na ba? O the next month, tanongin ka, bakit may kotse ka na ba? Possible. So be careful sa pagpo-post. You have to think thrice bago mo po ipo-post sa timeline mo. Okay, nasusundan. May natutunan? Okay, next. Follow your coach or mentor. Okay, sa online marketing, it is very important na meron kang mentor. Meron nagko-coach sa'yo. Kahit saan naman pong larangan, kailangan talaga merong nagtuturo. Okay, let's say, swimmer. Ang swimmer ba merong mentor? Yes, meron yan. Kasi hindi yan magiging magaling kung nagko-correct sa kanya. Walang nagko-correct every time nagkakamali siya. Walang nagsasabi na ganito gawin mo para ma-perfect mo, para ma-master mo yung ginagawa. Guys, sa online, maraming mentor ang nagsisilabasan ngayon. You have to be careful sa pagpili ng mentor. Ang sabi nga, very simple pagpili ng mentor. Pero may kasabihan tayong walk the talk. Kailangan ginagawa ng mentor ang tinuturo niya at resultado siya dun sa ginagawa niya. Marami kasi ngayon na mga bagong join na may mentor-mentora na. Okay? Ako talaga mentor sa grupo ko, ganun sinasabi. Meron pa lang siyang dalawa, o let's say kaka-join niya lang last month. Nagkaroon siya ng tatlong leaders. Ang ginagawa niya, siya lang yung nagme-mentor-mentoran. Mali yun. Kailangan yung mga leaders mo, sinasubmit mo yan sa totoong mentor. Yung kumikita ng six figures. Hindi yung ikaw. Kasi may attitude tayo na ganito. Kapag alam mo na, feeling mo, alam ko na, kabisado ko na lahat. Meron bang ganon? May natatamaan ba? Guys, submit your leaders to your uplines. Huwag mong ibaryo-baryo yan. Meron kasing tatlo pa lang, binabaryo-baryo niya na eh. Siya nang tumatayo na kapitan. Isubmit mo yan sa totoong kapitan, yung kumikita ng malalaki. Are you learning? Okay, next. Always be online. Onliner tayo, kailangan palagi tayong online. Sino ba dito yung nag-online at least 12 hours? Taas ang kamay. Yung iba hindi tumataas, anong mangyayari? O sino dito natutulog 12 hours? O meron ba dito natutulog ng 12 hours? Bakit kailangan mo palagi kang online? Ang negosyo mo sa online. Maraming prospect yung mag-i-inbox sa'yo. Maraming katanungan yan, ikaw hindi ka online, tulog ka. Do you think mapapapayin mo yon? Do you think ma-explain mo yung business sa kanya? Di ba hindi? Kasi bakit kailangan mo palagi kang online? Kailangan yung communication mo dito mabilis. Mabilis mo masagot yung mga concerns ng mga leaders mo. Since yung mga leaders mo, possible, international yan, OFW, Africa, Nigeria, pag merong inbox sa'yo, hindi mo agad nasasagot. Guys, kailangan mabilis yung communication natin dito. At ito pa, there are times na hindi ka online. Ano ba naman yung i-text mo yung upline mo? Pwede mong sabihin sa upline mo, upline, mag-offline muna ako. Please take charge po muna. May mga chatroom ba kayo? Yung chatroom natin, kailangan active yan, di ba? Kailangan active yan. Yung mga topics dyan, tuloy-tuloy yan. Kung ikaw wala ka, pwede mong i-message isa sa mga leaders mo, isa sa mga trusted leaders mo sa loob. Partner, okay lang ba? Ikaw muna, kasi magpapahinga muna ako. Yung iba nga kahit natutulog sila, nagpapaalam. Sinasabi, partner, pahinga muna ako, tulog muna ako, ikaw muna take charge. Parang ano yun? Be a responsible leader. Be a responsible upline. Alam mo, pinapractice mo dapat dito yung good leadership. Okay, may natutunan? Okay, next. Watch success stories. Attitude mo ba? Palagi kang nanonood ng mga success stories? Talaga?
Sino dito palaging nanonood ng mga success stories? Taas ang kamay. Bakit kailangan mo manood? Para palagi kang ma-inspired. Para palagi kang ma-motivate. Kapag inspired ka, masarap pa gawin ng business? Masaya ba? Di ba masaya at ang gaan? Make sure na kapag nanood ka ng mga success stories, sinishare mo yan sa mga downlines mo. Kasi minsan, ikaw lang eh. Hindi ka marunong mag-share. May mga links? Yes. Pwede mo i-copy yung link and i-send doon sa inbox ng leader mo. Para i-click niya na lang yun and automatic, ma-watch niya na, ma-play niya na yung video. Okay, ginagawa niyo ba yun? And make sure na yung mga leaders mo, pinapasok mo yan sa mga secret group pages natin. Okay, meron tayo sa Big 3, yung bago Big 3 MLM Academy. Okay, meron din po yan sa UEI, meron din sa ACI, and meron din yan sa ACY. Okay, kailangan ipasok mo sila doon. At kailangan i-play nila yung mga video na nasa loob, mga training videos. Okay, sino ba dito yung palaging nagtitraining, palaging nagche-check sa mga secret group pages nila? At least 30 minutes every day nagche-check, nagre-review ng mga training. Pwede ba makita yung kamay? O, di ba wala? Kasi hindi naman ginagawa. Okay, as mga upline, as mga leader, kailangan palagi tayo nagre-review. Ang sabi nga, kailangan palagi mong hinahasa yung pamputol mo eh. Palagi mong, palagi kang nagtatasa ng lapis. Okay? Kasi upline ka. Kapag ang leader mo merong tanong, hindi mo masagot yan. And sometimes, nagugulat ka, yung mga leader mo, hindi mo na kayang pasundin. Kasi wala ka ng substance. Tama ba? Wala ka ng substance. Kaya every time nagbibigay ka ng instruction, yung mga leader mo hindi na sumusunod sa'yo. Kasi feeling ng leader mo, mas magaling pa siya sa'yo, which is true. Kasi ikaw nga hindi ka nagre-review. Okay? So this time, kailangan mo mag-review. Okay? Okay. Magre-review na ba? Yes. Okay, next. Always post business transactions. What are the transactions kailangan mo i-post sa timeline mo? Number one, kailangan, every time na kumukuha ka ng pera padala, nakikita yan, nagre-reflect yan sa timeline mo. Every time bumibili ka ng global package, every time nagpapa-shipment ka, every time may meeting ka, every time na nag-offline ka, anything na related sa business, kailangan nagre-reflect yan sa timeline mo. What if meron kang kausap? Okay, mag-join na po ako, magpapadala na po ako ng pera. Tapos, pag-check sa timeline mo, wala namang post na nagre-receive ka talaga ng pera. Do you think yung taong yun, magdududa siya sa'yo? Do you think magpapadala siya ng pera sa'yo? No. Kasi isipin niya, itong taong papadalahan ko, bakit hindi nakikita sa timeline niya na kumukuha siya ng pera padala? So it is very important na po-post ka ng mga transactions mo. Okay? And every time na ginagawa mo ang posting na yan, ginagawa mo yung mga transactions na yan, make sure that you look presentable. Kailangan naka-coat ka? Pera yan. Pera po yan. Tama po ba? Kapag pa kumukuha ka ng pera, ano ba yung hitsura mo? Formal ba? Baka naka-sando ka lang. Baka naka-t-shirt ka lang. Mukha bang mayaman? Mukha ka bang top earner? Diba? Kasi tinitingnan ka dyan ang prospect mo as top earner, kumikita ka sa kinitiap mo sarili mo. Tama ba? So, okay lang ba? Na starting today, starting tomorrow, every time na nagpo-post ka ng mga transactions mo, naka-quote ka. Iba ang dating noon, guys. Kasi ang market natin is world, global. Kapag ka nakikita nila, itong taong ka hindi naman pakilala mo, I'm a professional network marketer. Tapos, nakita sa timeline mo, mukhang hindi naman professional to. Mukhang hindi naman. Kaya ayoko mag-join sa taong to. So, alam na natin, ang purpose ng Big 3 online convention is to upgrade. I-upgrade po tayo yung awareness natin pagdating sa attitude natin, pagdating sa business. Okay ba yon? Okay, next. Watch and support your coach in their post. Ikaw pa yung tipong kapag nagpo-post si upline mo, nilalike mo agad? Yung tipong hindi pa nga nababasa, nilalike mo na agad? Meron ba dito? Oh, pag-post si upline, like agad. Mabilis ka bang mag-comment? Ano bang comment mo? Power!
Grabe! Lupit, pitmalo, iba. Wow! Yun lang ang alam mo, wala kang alam na iba. Wow, lupit upline. Malupit. Malupit talaga. Oh, power. Oh. Ganun lang palagi. Kailangan yung comment mo dito, something na makakonek ka sa tao. Something that creates curiosity. Something interesting. Ano ba yung curiosity na sinasabi ko? Diba, for example, ganito, nag-post si upline. Nasa Baguio siya. Ang ganda ng paligid. Ang ganda ng view. Ano ba yung comment mo? Comment mo ba ganito? Wow! Ganun lang. Sa Big 3, meron tayong bagong technology. Ayan, tawag dito, storyline. Ano yung storyline? Nagdudugtong-dugtungan yung mga comment. Sasabihin mo, pwede mong sabihin doon, wow, upline. Next time, pwede na ba akong sumama dyan? Paano ba ma-hit ang promo para makasama dyan sa tour na yan? Next year, kasama na ako dyan. Ganun dapat ang makikita sa timeline. Okay naman yung power, grabe. Okay sa atin yon, walang problema yon. Pero sa iba, hindi nila maintindihan yon. Ano yan, kulto? Diba? Hindi nila maintindihan yon. So make sure na kapag nagko-comment ka sa upline mo, naintindihan naman ng taong nagbabasa. So let us practice po na kapag nag-comment ka, may laman naman. Okay? Sino dito palaging nagsasabi ng power, grabe? Ako pag tinitingnan ko yung post ko, grabe, ang daming power. Ang daming lupit. Ayan. So palitan na natin yon. Kailangan magbago na po pagdating sa pagko-comment. Okay? Are you learning? Next. Participate in activities in chat room. Ayan. O, sino dito nagpa-participate palagi sa chat room? O, sino naman palaging scene mode? O, may mga scene mode ba dito? Yung tipong power lang siya sa loob ng chat room kapag maraming pay-in. Pero pag wala namang pay-in, hindi mo talaga nakikita, puro scene mode lang. Guys, kailangan, as an upline, ikaw yung nangunguna dito sa loob ng chat room. Nagbabagsak ng mga topic, nagmo-motivate sa mga leaders mo, kahit may pay-in man or wala. Okay? Ayan. Kasi sa chat room na yan, dyan ka tinitrain. Dyan mo tinitrain yung mga leaders mo. Paano ba sila? Kasi time welcome lalaki grupo nila eh. So it is very important na now pa lang, natitrain mo na yung mga leaders mo. At ito talaga, iwasan nyo to. May mga nagpapapansin. Sabi, every time na nag-post si upline, itong isa to, grabe nagpapapansin. Nag-post si upline ng information. Siya, mga 3 hours na siyang offline, hindi naman siya palaging nagpa-participate. Gusto lang talaga magpapansin. Bigla din siya nag-post. Parang alam mo yung ano, yung attention ng tao na punta sa kanya, tapos bigla pang sabihin na, sorry, wrong send lang po. Meron bang ganon? Meron? Okay, tumatawa. Wala naman yata dito. Wala dito kasi mga malulupit na yan dito. Okay, so be careful guys sa mga ganon. Kasi si upline, informative yung binabagsak niya. So huwag mong harangin, huwag kang papansin. Okay? Okay, next. Be productive during your free time. Productive ka ba kapag kalibre ka? Pag wala kang ginagawa, let's say for example, meron kang meeting ng 3 o'clock, 3 p.m., 12 pa lang nagising ka na kasi super excited ka sa meeting nyo. From 12 to 3, meron kang 3 hours preparation. Ang ginawa mo, from 12 to 2, ang ginawa mo, nanood ka lang ng mga video. Nanood ka lang, nag-YouTube ka lang. Kaupo ka dun. Pag-click mo, the largest snake in the whole world. Yun ang nakita mo. 3 minutes yun, 3 minutes. Pag-click mo, pag-play, wow, after that, meron na naman ulit 3 minutes. Nakasampung 3 minutes ka na, a total of 30 minutes. 30 minutes ka lang hindi productive. Guys, you have to make use of your time wisely. Kasi ano to eh, every time na nag-open ka ng laptop mo, always remember, na pag in-open mo yung laptop mo, umuutang ka na sa Meralco. Tama ba? Kapag gumagamit ka na ng internet, kapag nakakonect ka na, nangungutang ka na yan sa provider, sa Globe, sa Smart,
So sayang yung oras na binibigay mo na hindi ka naging productive. Tama ba? Meron ba dito na ano, nakaupo lang kapag free time niya? Yung free time mo, pwede mong gamitin yan. Pwede kang mag-follow up sa mga leaders mo. Pwede kang mag-follow up sa mga prospect mo. Communicate with your leaders. Post sa iyong page. Check mga inquiries. Pwede mong gawin yun. Kasi sayang yung oras po. Tama po ba? Magsasayang ba ng oras? Huwag na huwag kayong magsayang ng oras. Kasi kapag nangyari na, hindi mo na maibabalik. Tama ba? Okay, so next. Proper time management. Ito po, napaka-importante. As online network marketer, alam mo dapat paano i-manage yung oras mo. Time for your family, time for your business. Ikaw ba yung tipong sabog? Alam mo yung sabog? Hindi mo alam ano uunahin mo. Hindi ka organized. Dapat meron kang advance schedule. Meron kang daily routine na sinusundan. Lagay mo yun. A piece of paper, pwede kang gumawa ng schedule mo. Idikit mo yan sa laptop mo para tingnan mo na siya bago ka matulog. For example, yung gising mo is 8 o'clock. 8 o'clock in the morning. Make sure na nagpapa-alarm ka. Tama ba? Yung iba, ini-enjoy masyado yung time. Natulog ng tulog. Ayan, ang daming tulog. Wala pang 1:05. Tama? So may mga tumatawa, nakaka-relate. Hala, tulog lang ng tulog. Guys, sabi ko nga kanina, napaka-importante ng oras mo. Gamitin mo to na maayos. Pansin mo ha, pansin mo. Mas marami pang part-timer ang mas malaking income kaysa sa full-timer. Mas malaki pa ang income ng part-timer sa full-timer. Bakit? Marunong mag-manage ng time. Let's say, mga OFW, pansin mo, compare to full-time, yung OFW, mas malaki pa yung production nila, mas malaki pa income nila. Kasi let's say, 3 hours lang ang available time niya, ginagamit niya yun sa business, hinahataw niya. Eh, ikaw naman, sabi mo, ikaw na ang boss, you're the boss of your own, meron ka ng time freedom, masyado mo namang ini-enjoy. Di ba pansin mo, mga full-timers, nung part-timer ka pa, mas malaki pa yung kita mo. Tama ba? Kasi hindi mo alam paano i-manage yung oras mo. Okay, so ngayon alam mo na. Dapat i-manage mo na maayos yung oras mo. Kasi sayang talaga, sayang. Minsan nakakalimutan mo na. Sabi mo, ay, nakalimutan ko yung package, hindi ko pala napadala. Yung pera, hindi ko nakuha. Kasi sabog ka. Hindi ka organized. Natututo ba? Okay, next. Ayan. Participate in special training. Palakpakan mo yung sarili mo kasi nandito ka ngayon. Alam mo ba na yung 1,000 na binayad mo, wag na wag mong panghinayang yan. Yung iba, ayaw po umattend kasi 1,000 eh. Hindi kaya ng budget. Nanghinayang. Hindi niya alam na yung knowledge, ideas na makukuha ngayon ay grabe. Hindi kayang bayaran ng 1,000 pesos. Alam mo ba yon? Okay? So itong training na to, grabe special training, exclusive for Big 3 selected leaders. Palakpakan mo yung sarili mo kasi nandito ka ngayon. Okay? Pero ang sabi dito, hindi lang sa mga special training ka umaten. Meron ka dapat pushing sa sarili mo. Pinupush mo yung sarili mo na ikaw din, kahit walang ganito, dinadala mo yung sarili mo dun sa training hall, sa training room. Napaka-importante po nun. And syempre, meron tayong mga academies, ayan, junior elite, meron tayong ganon. May mga university tayo, make sure na yung mga leaders mo, na i-enroll mo sila dun. Kasi mas marami silang matutunan.